So guys, bago ang lahat, guys, Happy New Year nga pala sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung channel natin, starting 2022, January 2022 up to now, from 5,000 subscriber, nasa 21,400 subscriber na tayo. Kaya maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-comment, nag-share, sumubaybay sa ating mga event na ginagawa. Ngayon, ang araw na ito, dahil New Year, maganda gawa tayo ng gagawa ako ng pinaka-countdown kung saan na yung mga nahuhuli natin mga igat, gusto ko i-rate natin from top 10 to top 1. Ano ba talaga yung top 1 na pinaka-best na nahuli natin o yung pinakamalaki? At the same time, yung pinakamaraming views. Ang ilo guys, andun eh. No? Yun yung office ko talaga, main office ko andun eh. Andun yung ilo. Yung kahaba na napapalikuan, napapaikutan tayo ng ilo. Dindok din sa kabila. Ang lawak ng ilog dito guys. Andito tayo sa Sitio Tampisaw, Barangay Riparo, Nasugbu, Batangas. So andito yung aking office, main office. So sa likod ko guys, andun yung aking farm. So binisita ko lang, nagpa-plano na ako. Itong January, sigurado masisimulan ko na yung aking gagawa ko ng bahay kubo dyan. O lalakayan ko lang ng konti para sa lahat ng mga subscriber natin na gustong dumalaw at sa lahat ng mga siguro sa mga future vlog natin pag nakakahuli pa tayo ng malalaki. Pat na yun dyan kung lulutuin yung ating kasete. Kasi nangyari sa ilog pa natin niluluto eh. Medyo mahirap. Pero kung built in na yung kubo natin dito, at least yung madali na. So, simulan natin. Top 10. Ano ba yung top 10 natin? Pang-sampu. Dalawa. Kayang dalawa sana. So, ito yung episode kung saan ginawa natin ito sa Sibuyan. Napakaganda ng venue ng Sibuyan guys at babalikan ko itong summer. Marami na tayo. Babalik ako doon. So sa simula, nangawil muna kami ng pamahain sa igat. Ang pinain namin dito, tinatawag namin payo. Minsan buno. Pero payo talagang pinakamaganda dahil napakatipay ng ganito ng buhay. Napakaganda talaga sa venue dahil yung lahat ng ilog na pinuputa namin napakalinaw at yung pinagkanaan namin bago kami bumaba doon sa ilog parang mga pako, napakalawak na taniman ng pako at napakaganda yun sa'yo talagang pag naglalakad ka sa lugar kung saan puro pako ang matatanaw mo at puro ilog, napakagandang lugar. At ang nahuli nga namin dito, pangatlong atempo na yun na mga wilder na maghunting ng palo sa Sibuyan. At fortunately, isa lang ang nahuli natin. Minahuli tayo previously, yung first attempt, second attempt, maliliit eh. Pero ang third attempt natin, bago tayo umuwi ng Manila, isang palos lang. Siguro mga 1 kilo lang yun. Yun yung ating top 10. Bulbo na rito eh. Sila na rin agad. Isa tayo. Maliit lang. Start by zero. Isa na tayo. Top 9. Guys, positive. Ang nahuli natin dito guys, isang palos, malaki-laki na rin yung palos eh, at isang Chinese official track. Ito na naman tayo. Sinuwerte na naman tayo. Ano ito? Ba? Ang igat ito ah. Naku, pagdun na naman. Ito pa yan. Pagong na naman guys. Yun na siguro ang ito na siguro pinakamalaki na huli ko na Chinese Official Turtle. Umabos yan ng 4 na kilo. Ang tawil ay lunok na lunok niya. May humahatak sa ilalim. Sana malaki. Ayan guys. Nakakita nyo ba? Ayan. Hindi siya kalakihan. Eh, ito na naman tayo. Silver.
isa lang ang buhay natin. Ikat natin, maabot lang ng 2 kilos. Not bad. Maganda naman at kahit paano nakahuli tayo. At isa yung sa pinaka-exciting ko na ano, na vlog na panguhuli. Hindi ko makakalimutan ito dahil ang laki na ng nahuli ko na Chinese softshell turtle. Guys! Oh! Monster! Ito yung guys, yung top 8 natin. Ito yung nag-hunting tayo ng palos. Ito yung National Heroes Day. August ito. August 2022. Ang venue natin ito dun sa irrigation dun sa ano sa may dam ng Nasugbo. At dun din ako maliliit lang gusto sa venue na yun, dun din ako naghanap ng pamain. Ang ginawa ko, namili na lang ako bumili ako ng pain, tilapia dun sa mga nangangawil. Nabili ko siya siguro binibigay sa akin ng mga bata 100 pero binigyan ko na lang ng mas ano binigyan ko na lang sila. Hindi naman 100 ang binigay ko, dinagdagan ko na lang ako. Ito yung mga eksaktong pamain. Kayang-kayang lunukin ang ikat. At pagka nalunok niya, hanggang sa lalamunan niya, hanggang doon sa kanyang lagayan ng kinain. Noong kinaumagahan guys, ito yung pinaka-challenging dahil ang lugar na pinagkanaan ko ay talaga namang, ito siguro yung ano dito ako masyadong na-challenge dahil nakakatakot yung lugar. Lugar kasi niya, swamp talaga. Gili dyan ang ilog na napakalaking ilog. Kaya lang, puro kangkong. Nakakatakot kasi hindi mo rin alam kung baka mamaya may ahas na nasa paligid o kaya sawa. Nakakatakot pero ganun pa man, yun yung mga hit ko na ako. Man tayo. Uy, malaki ito guys. Ako. Malaki guys. Para sawa. Ay. Ay, monster. Uy. Igat guys. Bumuhol na. Ganito. Guys. Monster. Guys. Tapos sa Diyos, hindi naman siya monster king. Average size guys. Malayo pa doon sa hinahabol natin ng mga ulitan ng mga 50 kilos. Pero salamat sa Diyos talaga. So top 7. Ito yung pampito natin. Ito yung napisil ko na pang top 7 natin. Nangawil muna ako ng hipon. Challenging guys sa mangawil ng hipon ha. Bihirang may content na gano'n. Nakakita ko lang na nangangawil ng hipon taga Pampanga doon sa Pampanga River. At sinubukan kong gawin. Nakahuli naman ako siguro mga 5 piraso yata yon. So yun yung pinain ko sa igat. At ang venue natin na pinagkawilan, yun yung boundary ng Nasugbo at Lian. Ang nangyari nga, ang pampain natin na hipon. So 5 ang nakahuli, isa lang. Ikat natin dyan guys. Ano yan eh? Tumimbang siya ng ilang kilo ba yon? 4 na kilo rin ito guys. 4 na kilo din yung ikat na nahuli natin. Ito yung simula na nag ano. Ito yung
simula nang naramdaman ko na parang pag-igat lang talaga ang aking ano, content eh. Kasi parang yun talaga ang design ng aking ano eh. Yun ang hilig ko eh. Ang igat talaga ang aking main na, ano, na passion kung mag-hunting ako. Yun talaga ang aking hilig. So, babalikan natin siya pag wala ng buwan. So, mga first to second week ng month, babalikan natin. Tingin ko marami. Lalaban pa. Successful! 6! Ano yung pang-anim natin? Guys, ito. Ang pang-anim, ito yung dito ako na-surprise doon sa huli natin kasi ang igat guys na nahuli ko rito. Malaki-laki na rin. Siguro mga 4 na kilo mahigit ito eh. Ito yung na-surprise talaga ako eh kasi yung igat na hinuli ko. Ay, yung palos na hinuli ko. Hindi ko expected na may mahuhuli pala kasi sa nangyari, yung pinagkanaan ko na bato, malaki kasi yun eh. Yan. Gandang spot na yan guys. So, yung mga tilapia tayo. So all in all, may pangkana tayo dito. Ano lang, around 7. Subukan natin kung huli tayo. Okay. Tignan natin ito, ito dito. Nata na tayo ito dito. Sa baba, malalim ang lunggaan nun. So, nung pagpandaw ko nung umaga, inabot na nga ako ng tanghali eh. Pagpandaw ko ng umaga, akala ko walang huli, sumabit lang kasi wala naman lumalaban eh. Basta pag hinila mo, talagang batak na batak sa ilalim. Eh di, ngayon ano nangyari eh, wala naman akong, hindi ko naman expected na may huli. Eh di, sinundan ko na sinundan kung hanggang saan yung sinabita sa ilalim. Yun. Aba. Malalim ito. So ito siya guys. Kaya ito. Lunggaan kasi ito eh. Sa ilalim. Tignan natin kung tignan si parasabit ito. Uso tayo. At then mababaw lang naman hanggang dito lang naman yung tubig eh. Kaya lang yung ilalim ng bato eh hindi abot yung pako dahil talaga hanggang doon sa loob siguro. Hindi abot ng pako. Pero may nakakapa akong kahoy. Parang nakasabit. Oh! Anong nangyari? Kumulupot na pala doon sa ilalim at pagkahango ko yun nga. May ikat pala. Swerte. Oh, hindi ko expected na ano. Hindi ko expected na may huli tayo ng ganun. Oh, yun yung pang top 6 natin. Kabuol-buol na siya sa ilalim. Eto guys. Bulat ako. Kala ko walang huli. May huli pala ito. Patay na siya. Pero may konting ano pa, may konting hinga pa. Swerte tayo. Huli tayo. Hindi ko akala eh. Top 5 natin. Bagong ulan. So umulan na naman ng malakas kaya ang ilog natin ay kulay brown, kulay kape. So pumunta tayo ngayon sa isang area kung saan sinasabi nila. Ang top 5 natin, balik ulit tayo dun sa boundary ng Lian at Nasugbo kung saan yung Palico Lian River. Yun yung pinagkanaan ko. So ito yung second time na ako nakahuli ng palos na malaki. Second time ito kaya nung after nito, nung vlog na nakauna ako, nakadalawa,
Pangalawa, nakahuli ako ng mga paros na malalaki. 4 kilo yata nag-average sa 4 kilo. Pinanay-panay ko na. Tingin ko, eto na yung break na hinihintay ko talaga. Pang palos lang talaga ako. Kasi ever since nung bata ako, talaga hili ko na manghuli, mag-hunting. Ang nangyari dito, nung nagkana ako nito, mabagyo nito eh. Bagyo ng, may forecast na talaga ng bagyo, kaya lang, hapon pa ang dating. Kaya nangyari, umaga pa lang, pinandaw ko na. At yun, nakahuli nga tayo. So, kinagabihan, nakuha yun na. Yung pinagkanaan natin, lubog yun. Lubog na lubog dahil napakalakas ng baha. At nakahuli naman tayo doon, dalawa pa nga eh. Dalawang huli natin, isa yung 3/4 kilos at isa yung 4 na kilo. O, dalawang huli natin. Ano nga ba yung pang-apat natin? Ito yung napili ko, guys. Kung naalala nyo, nagkaroon ng bagyo. Yung bagyong si Karting. Ang nangyari noon, sumigil lang ako. Alam ko naman na may bagyo eh. Kaya lang nangyari, nagkana ako. Kasi ang forecast ng PAGASA, kung ngayon halimbawa magkakana ako, kinabukasan may bagyo. Eh hindi ko naman expected na ganun-ganun na makasapog talaga, nasug. Kaya naglakas loob pa rin ako, nagkana ako. Kasi kanina pa umaga tayo naman daw, kaya lang din natin kaya. So pinalikan ka. Puro panlig. Kasi yun, pinatiming ko talaga, hindi ko pwedeng palampasin pagka alam ko na labas na ng ikat. Kaya nangyari, nagkana ako nung gabi, kinaumagahan. Nako yun, madaling araw dumating si Karting, yung bagyo. Kaya nangyari, binalikan namin ng hapon yan. Kaya yung ikat, hindi namin expected na may huli pala eh. Malaki din ang huli guys, naabot sa 4 kilo. Kaya yung pinagkatian nga namin ni Chris eh. First time na sinamahan ako ni Chris, nayaya ko siya. Siya ang pinagkamera ko. Yun, nakahuli ka na. Pihuli! Nakita naman. Laki oh. Patay na! Dito siya umabot. Pero kakaiba ito. Oh, lapit mo Chris. Ngayon lang ako nakahuli nito. So yun yung ano, unexpected ulit na nakahuli kami ng igat. Bali, katatapusan ng bagyo niyan. Sa halip na umaga namin pinandaw, hapon pa namin binalikan. Kasi hapon, medyo humupa na ang ano eh, ang tubig. Swerte tayo. Ang alay mo, Chris? Pwede pa yan, sir. At ako ba sa katana naman? Tulis ang kanyang ano, patulis ang kanyang ang muso. Tsaka iba ang klaseng katawan nito. Ito yung ikalawang variety na nahuli kong ikat. Ngayon lang ako nakahuli nito, kulay brown. Hindi siya kagaya ng marbled eel. Pero so yan guys. Naswertehan natin guys, nakaisa tayo. Awa ng Diyos eh. May huli tayong isa. Tignan pa natin yung iba. Tignan ko yung isa. Parang ano din eh. Parang batak din. Pero hindi ko sure kung may huli. Subukan na. Natin guys, ito yung ikatlo na napili ko. Ano to? Malaki ito, siguro kulang 9 kilo ito. O ito yung halima o yung monster na hinahanap ko. Ang venue natin ito, ang spot na pinagkanaan ko, doon pa rin sa Palikulian River, yung boundary ng Nasugbu. So, doon ako nagkana, nakahuli ako guys ng 8 kilo dito. Ang pahin ko rito, binili ko lang eh, tilapia din. So, travel pa tayo doon. Namili lang ako doon, hindi na ako namana kasi pag doon kasi ako nagkakana sa, ano, sa may head dam, hindi ako nakapamana doon. Ang mahirap kasi, malalim kasi yun eh. Kaya nangyari, nag-aabang na lang ako na mabibilhan. Tapos pagkabili ko, yun ang kinana ko. So, anong nangyari noong umaga ng pagpandaw ko? Hirap din ako kasi nakabalsa ako, wala akong camera naman. Nangyari, pagtukod ko, hawak-hawak rin yung camera, kaya hirap ako dito eh. Tapos ang pagpandaw ko, akala ko. So, ang kanabi, kinawid ko ito. Ito rin balsa ang ginamit ko. Ay, usap lang tayo dyan. Sana may huli guys. Ang gaganda ng mga spot na yun. Alam ko may huli. Nung binabata ko na siya, nung naramdaman ko na, alam ko pag batak ay maliit, malaki. Nung naramdaman ko na malaki guys,
Takot ako yung umakyat agad ako. Sumampa agad ako kasi baka mamaya ang tabi yung pa ko. Ang laki nga guys, 8 kilo na huli ko rito. Karamahan ako, ano to? Ito. Ito. Oh. Doon ako ano eh, doon ako biglang kinabahan eh, nung paghahatak ko. Nung biglang humatak siya oh. Nako, ako'y kinabahan. Ahon agad ako. At yun, bali top 3 natin dyan, pang top 3 at ang nahuli natin dito, 8 kilong igat. So, wow, 8 kilong palos. So, nangyari ito nung September 2022 natin na huli. Ikat na naman ang nahuli natin, okay. Swerte na naman tayo. Oh. Salamat sa Diyos. Ah, ito. Ang panlabinlimang huli na natin. Ito, panlabinlimang episode na natin ng ikat. Makadyaman na naman tayo. Ay, guys. Sikat ito. Oh, 8 hanggang siyang makilin siguro ito. Okay. So guys, i-highlight ko lang sa inyo, no? Ang kawil natin, meron tayong guys, ang top 2 natin, ito yung isa sa pinakamalaking igat na nahuli natin. Ang pinagkanaan natin dito, ang pinagkanaan ko nito ay dito sa may ano eh, Sitio Tampisaw, yung ilog dito sa may Tulay. Yung madalas na nakikita nyo doon ako nagbablog, ito yung vlog site ko talaga na ano, inaalagaan kong spot kung saan marami talaga ako nahuli sa lugar na yan. At ang kana ko dyan guys, January yan eh. January yan yung first time na na-quarantine kami. 2 weeks na hindi ako nakalabas. So after ng quarantine, nagkana ako. Sakto guys, na-chambahan ko talaga. So hindi ko akalain na makakahuli ako ng ganung kalaki. Hindi ko expected talaga sa lugar na ito meron pa ng ganung kalalaking igat. So ang nahuli ko rito, 9 kilo. Ang nangyari nga eh, halos magkakadikit yung aking mga kawil eh. Paghila ko, kala ko yung may huli isa, sumabit lang. Yun. Mahina na siya. Ayan. Umuhol siya sa isang kawil. Yung kawil ko isa doon sa kadito. Mahina na yung igat kasi nung pag-ahon ko sa kanya, nakita ko konti na lang laban niya siguro. Kumagat siya mga bandang maaga pa bago maghating gabi, kumagat siya. Tapos ang sabi niya sa atay, kaya talagang hinanghina na siya. At hindi lang yun, mamaya natin i-ahon kasi meron pa tayo mga pandawin doon. Dalawa na huli natin, isang maliit ito. At sulit na sulit talaga yung vlog natin na yan. At ang laki na nahuli. Dito ako nagluto ng sardigat. First time na nagluto ako ng sardigat dito, yung sa Pinas na. Naku. Baka hindi lang 7 kilo ito. Bigat nito. Ito ang huli natin. Bigat. So, nakatama tayo ngayon. So, ikat hunting part 6. Guys, nakahuli tayo ng mga 10 kilo mahigit. Mabigat ito. So, napakagandang buhay naman, no? Salamat sa Diyos, first day of release natin mula sa quarantine. 2 weeks. 2 weeks kami na quarantine, tapos ngayon lang ulit nakabalik. So, dahil nga hindi ko expected na makakahuli ako ganun kalaki, hindi naman kasi ako nagdadala ng sako o ng net para paglagyan ng ating huli. Hinata ko na lang. Hinila ko yung igat mula doon hanggang doon sa bahay.
So top 1. Ano nga ba ang top 1 natin? Ito guys, ito. Dito na tayo sa pinaka threshold ng ating vlog. Ito yung pinaka ultimate vlog ko na hanggang ngayon maganda ang rating niya, maganda ang view, maganda ang return na nakukuha ko rito. At dahil ni-rate siya ni YouTube, talagang yan ang number 1 na ano ko eh, kumikita sa vlog ko. So ngayon nakaka 1 million na ano na siya, 1 million nasa 60,000 na, 1,060,000 na ang kanyang view. So, malaki-laki na rin. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa. Ang panguhuli ko dito, guys, ito yung pinaka-challenging kung sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng vlog ko sa panguhuli ng Palos, ito yung pinaka-challenging. Ang tagal na labanan namin yan. So, bago ko siya naiahon, siguro pinanghina ko muna siya eh. Pinagod ko muna siya. Pag iahon ko siya, magpapalag yun, baka makawala lang. Ang nangyari, iniwan ko lang siya doon kasi mitiwala naman ako sa mga hook ko eh. Awil ko, talagang pag kumagat siya nun, hindi siya makakawala. Kaya nangyari, hanggang sa manghina siya, pinandaw ko muna yung lahat na ibang kawil ko bago ko siya binalikan. Ko, ang cellphone ko, hawak-hawak ko eh. Naka-tripod lang yon. Hawak-hawak ko siya, hawak ko yung igat. Tapos imagine mo, ang laas ng hatak niya, tapos lalangoy ka, tatawid, doon ako masyado napagod. At hindi lang yan guys, dalawang nahuli ko, isang 9.6 kilos at isang 2.8. Dalawa. Kaya sa isang kanaan ko, ang dami ko nahuling ligat. Kaya nangyari niyan, ginawa ko ng part 2 yung ginawa ko ng isang ligat. Kaya yun ang ating top 1. So ayan guys, nahuli natin. Siguro mga 10 kilo ito. Tapos yung isa